ating lahat and welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskating nanay at ngayon kasama natin ang Alaska kaibang summer na talaga nga namang magugustuhan ninyo ang ating ituturo. Malakong buto na talaga nga namang pang resto na hindi mo na kailangan pang lumabas. Tayo ngayon magtuturo ng combo meal. Yes, tama ang inyong narinig. Meron ka ng refreshing na drinks na pwede mong ihain ngayong tag-init. Plus ang mala-creamy, mala-cheesy na chicken alaking na napakadali lang sundan kasama ang Alaska. Kaya tara na, atin ang umpisahan. So mag-ready na tayo para sa ating unang gagawin ay yung pampatanggal init, ang ating mango shake. So niready ko na tong ating paglalagyan, yung ating baso. Then dito may nakaready na rin po ako na slice na fresh mango. Ito yung manggang kalabaw. At nilagay ko sa isang 1/2 cup na sukatan kasi ito yung ating ilalagay sa blender. So ikat niya lang ng ganyan or depende sa nais ninyong cut. Then yung natira natin na pisngi ng manggang kalabaw, set aside lang natin yan kasi ilalagay natin yan sa pinakailalim ng ating baso mamaya para may konting arting ating mango shake. Then nakaready na rin ang ating yelo na gagamitin. At ang magpapa-creamy at magbibigay linamnam sa ating mango shake, bibida ang ating Alaska Evaporada. Kesa mga mami na tulad ko na nag-iisip ng pang-negosyo ngayong tag-init, pasok ang Alaska Evaporada dahil tipid na, masarap, malinamnam at sulit at pasok sa budget nating mga mami. At ang magbibigay tamis dito sa ating mango shake, gagamit tayo ng Alaska Condensada. So tatantsahin nyo lang, depende po yan sa tamis na nais ninyo. So ang kagandahan kasi dito sa ating Alaska Condensada, mas malinamnam ang ating mango shake. So pwede na tayong mag-start, no? So dahil nakaready na yung ating blender, mag-start na tayo. Una nating ilagay ay yung 1/2 cup ng sliced mango. Ayan. Then dito maglalagay tayo ng 1/4 cup ng Alaska Condensada. So mas maganda may sukatan kayo lalo na kung papasukin nyo itong negosyo para tama yung timpla ng bawat gagawin ninyong mango shake. Then dito maglalagay na rin tayo ng Alaska Evaporada. So ang gamit kong sukatan ay 1/2 cup. Ayan. So 1/2 cup ng Alaska Evaporada yung ating ilalagay. Mas creamy, mas malinamnam. Talaga namang tanggal ang inyong init ngayong tag-init. So maglagay lang tayo ng 1/2 cup. Then ang isusunod na natin ay yung yelo. So tansyahin nyo yung yelo na depende po sa dami ng nais nyong ilagay. So ang sukat ng aking ilalagay mga 2 cups para dito sa ating recipe. Tapos i-blender po natin to into high speed ng ating blender hanggang sa maging smooth at talagang pino yung ating mango shake. Ngayon, eto na, pagkalipas lamang ng ilang minuto, meron na tayong masarap at talaga namang pampatanggal init. Ngayong tag-init ang ating mango shake na napaka-smooth. Ayan o, ito yung gusto nating texture para sa ating mango shake. So dahil meron tayo ritong tira na mangga na pinakita ko nga sa inyo kanina, so yan ay ating ilalagay sa pinakailalim ng ating baso para may konting arte kapag isa-serve nyo to sa inyong pamilya para kayong kumakain sa restaurant habang umiinom ng napakasarap na mango shake. Ayan, napaka-smooth at refreshing po talaga. Bagay na bagay ito ngayong tag-init. At hindi pa natatapos dyan, maglalagay tayo ng additional toppings ng sliced mango sa ibabaw. At eto na, di ba? Napakadali lang sundan, napakasarap at siguradong magugustuhan ng inyong pamilya. So meron na tayong mabilisang mango shake with Alaska. Diba? Pinalinamnam ng Alaska Evaporada at mas pinakreamy kasama ang condensada. So dahil alam ko, excited na kayo para sa ating pangalawang recipe, tayo ay magtuturo ng napaka-cheesy, napaka-creamy na chicken alaking. So tara na, atin ang umpisahan. So ngayon para naman sa ating chicken alaking, meron tayo ritong 500 grams ng chicken breast. So napakasimple lang ng gagawin natin, ikakat lang natin to ng manipis, ganyan, palaparin lang natin. So mag-ingat lalo na kung meron tayong mga chikiting nakasama sa ating pagluluto. Bali gagawin natin to ay 4 na slice. So magiging 4 yung ating chicken breast. Then gamit ang ating pang tenderizer. So ipok lang natin or dikdikin. Kung wala kayo neto, pwede naman kayong gumamit ng mga matibay na pwedeng kahoy
or mga yung rolling pin. So didikdikin nyo lang para mas kumapit yung ating pampalasa na ilalagay natin sa ating chicken breast. So tapos na nating pitpitin, ilagay na natin sa ating lagayan kung saan tayo ay mag-start ng maglagay ng pampalasa. So dito nag-add lang ako ng 1/2 teaspoon ng pamintang durog, then 1/2 teaspoon din ng salt. So pwede kayo gumamit ng iodized salt para dito. Then para sa dagdag linam na, mag-add po ako ng oyster sauce, 2 tablespoon. Then imamassage po natin to para mas manuot dun sa laman ng ating manok yung mga pampalasa na nilagay natin. So massage lang natin ng ganyan hanggang sa kumapit dun sa ating karne. Then dito hindi pa tapos pa po yung ating nilagay na pampalasa. Maglalagay tayo ng 1 medium size ng egg. Then isunod na rin natin, maglalagay tayo ng paprika, 1 teaspoon, but ito po ay optional, no? Then 1/4 cup ng all-purpose flour. Tapos i-mix, massage natin. Pagkatapos po natin 'to ma-mix, imamarinate po natin 'to ng mga at least 30 minutes, pwede rin ang 3 hours o pwede rin po ang overnight. Mas matagal na babad, mas lalong sumasarap yung ating chicken. So pagkatapos natin ma-mix, ayan, ma-massage, ay i-cover natin 'to ng cling wrap at ilagay natin sa ating chiller at balikan natin pagkalipas ng 30 minutes. At habang minamarinate natin itong ating chicken breast, tayo naman ay mag-start ng magluto ng ating napaka-cheesy at creamy sauce para sa ating chicken a la king. So una, meron tayong mixed veggies dito na nakaredy na. Then meron tayo ditong 3/4 cup ng grated cheese, any brand pwede nyong gamitin. Meron din tayong 3 tablespoon ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng minced garlic, 1 medium size ng onion, 3 tablespoon ng butter. Then syempre hindi mawawala ang magpapalinamnam at magpapakreamy ang ating Alaska Classic Evaporated Filled Milk na 370 ml. Gagamit din tayo ng 1 teaspoon ng pamintang pino, 1 piece ng chicken cube, 1 teaspoon ng asin. Then, meron din tayong tubig para dito sa ating creamy sauce. So, meron tayong 1/2 cup ng tubig. So, napakadali lang itong lutuin. Una, magsalang na tayo ng ating pan na paglulutuan. Ilagay ang ating 3 tablespoon ng butter. At habang tinutunaw natin ng butter, isunod ang 1 tablespoon ng minced garlic. So, lutuin sa katamtamang apoy para maiwasan na masunog yung ating bawang. Isunod ang ating sibuyas. So, hihintayin lang natin niya na mag-translucent yung ating sibuyas bago natin ilagay yung ating mixed veggies. So, haluin lang natin. So, once na okay na, ilagay na natin yung ating mixed veggies. So, kalahati lang yung aking nilagay na mixed veggies kasi yung kalahati ay isosotay pa natin pang side dish natin mamaya sa ating chicken a la king. So, habang niluluto natin to, ilalagay na rin natin yung 3 tablespoon ng ating all-purpose flour. So, haluin lang natin at huwag nyong iiwanan para maiwasan po na masunog. Then, i-add na rin natin dito or ilalagay na natin ang ating 1/2 cup ng tubig. So, dito continuous lang ang paghalo. Huwag nyong iiwanan kasi yan po ay lalapot habang niluluto natin. Ilagay na rin natin ang ating 1 piece ng chicken cube. Again, ito ay optional. So, pansinin nyo habang hinahalo natin ay lumalapot siya. So, yan po ay normal lang. At huwag nyong hahayaan, no? So, halo lang ng halo. Bali yung ating nilagay na all-purpose flour ang magpapalapot ng ating creamy sauce. So, dito, once na okay na, pwede na tayo maglagay ng ating Alaska Classic Evaporated Filled Milk na 370 ml. So, i-boost lang natin dahan-dahan. At kailangan, mahina na lamang po yung ating apoy ng ating pinaglulutuan para po maluto ng dahan-dahan itong ating creamy sauce. Ngayon, tapos na tayo maglagay ng ating Alaska Evaporated Filled Milk. So dito, maglalagay na tayo ng pampalasa yung ating 1 teaspoon ng pamintang durog or pamintang pino, 1 teaspoon ng asin. Sa asin po, tansyahin nyo po, depende po yan sa alat or timpla na nais ninyo. And yung ating 3/4 cup ng grated cheese. So yan.
Then mix lang natin hanggang sa makuha natin yung tamang lapot na nais natin para sa ating nilulutong malachise and creamy sauce para sa chicken ala king. So continuous lang ang paghalo hanggang sa maging smooth at matunaw yung ating cheese na nilagay. Ngayon, ito na po pagkalipas ng ilang minuto na pagluluto natin ng ating cheese and creamy sauce para sa chicken ala king. So, pwede na po ito. Ayan, huwag yung hayaan na lumapot ng lumapot kasi kapag lumamig yan, lalapot pa po yan. So, pwede na natin itong ilipat sa isang lagayan. Then, i-cover natin to ng cling wrap at iset aside muna. At dahil tapos na tayo magluto ng ating creamy sauce, may natira tayong mixed veggies. So, isosotay natin to ng 1 tablespoon ng butter. Ayan, sa katamtamang apoy lang. Bali dito, lulutuin lang natin to ng 1 to 2 minutes. Ganun lang kadali. So, titimplahan natin to ng konting paminta. Tapos, konting asin. Para may konting lasa tong ating mixed veggies. So, ito yung ating pang side dish mamaya kapag naglagay na tayo sa ating or nagplating na tayo ng ating chicken ala king. So, ganun lang kadali. Ayan, oh. Once na okay na, so pwede na natin tong ilipat sa ating lagayan. Then, set aside muna natin. At maghanda naman tayo para sa ating lulutuin na minarinade na chicken breast. So, okay na to. Set aside. So, dito, ayan, pagkalipas ng 30 minutes na nakalagay sa chiller itong ating chicken breast. So, pwede na natin tong i-fry. Ayan. So, ganyan po. Mas masarap kapag matagal na babad, mas malinamnam at mas nanunuot yung pampalasa. So, bali dito, mag-ready lang tayo ng isang malinis na lagayan kung saan mag-mix tayo ng 1 cup ng all-purpose flour. Then, meron din tayong 1/3 cup ng cornstarch. Ito yung magbibigay lutong crispy sa ating chicken ala king. Then, mix. So, wala na tayong ibang ilalagay na pampalasa kasi may lasa na yung ating chicken dahil minarinade natin to sa mga pampalasa na nilagay natin. Then, once na mix na natin, okay na to. So, pwede na natin tong i-dip dito yung ating chicken breast na minarinated natin ng 30 minutes. At dapat po habang kino-coat natin ng flour yung ating chicken breast, may nakaready na tayong kawali na pinag-iinitan natin ng mantika dahil diretso po natin ipapry itong ating chicken breast. Ayan, so okay na to. So, pwede na tayong mag-fry. Mahina lamang dapat po ang apoy, katamtaman lang upang maiwasan natin na mabigla ang pagkakaluto. Gusto natin hanggang loob luto yung ating chicken breast. Then once na okay na, ay baliktarin po natin dahan-dahan hanggang sa mag-golden brown po yung side by side nila. So ayan, so pwedeng-pwede nyo na itong gawin kasama ang inyong mga chikiting, pamilya ninyo na hindi nyo na kailangan pang bumili sa labas para kumain. So dito, matatansya nyo yung timpla na nais ninyo para sa inyong pamilya. So, meron akong isang lagayan na may tissue towel para matanggal pa yung excess oil na nasipsip ng ating chicken. So, ganyan lang kadali. Then, maglalagay tayo ng another na ipapry natin kasi apat na piraso itong ating nagawa. Ayan. So, same procedure pa rin. Lutuin natin sa katamtamang apoy lamang hanggang sa mag-golden brown side by side. At pwede na tayo mag-assemble pagkatapos nito. Ngayon, eto na po, tapos na tayong mag-fry ng ating chicken ala king at pwede na tayong mag-plating. So, ikat lang natin ng paslanting. Ayan, so napakaganda po nitong ihain sa ating mga chikiting. Lagyan natin ng style para piling nila kumakain sila sa labas. At ang kagandahan dito, tayong nasusunod sa timpla na nais natin. So, once na nailagay na natin yung chicken, isusunod na natin yung ating creamy sauce. Ayan o, dahil malamig na nakita ninyo, lumapot siya. So, napakasarap po nito, napakalinamnam. At yung ating pang side dish na veggies na niluto natin kanina. Ganyan lang kadali at napaka-easy at meron ka ng masarap na pwede nyong ihain sa inyong pamilya. Then, maglagay tayo ng roasted garlic para dagdag aroma.
At eto na nga po ang ating last kakaibang summer na pwede nyong subukan na ihain sa inyong pamilya na kahit na hindi na kayo kumain pa sa labas, pwede kayong makapagluto ng espesyal na talaga namang magugustuhan po ng ating mga chikiting, lalo na yung ating mango shake na napaka-creamy at talaga namang tanggal init ngayong tag-init. So yan, ito na ang ating finished product. Ang napakasarap na combo meal ngayong summer kasama ang Alaska kaibang summer na pwede natin ihain sa ating pamilya. So hindi na natin kailangan lumabas para makatikim ng masarap na pwede natin ipakain sa ating mga chikiting. Dahil dito pa lang, nakakapag-create na tayo ng bonding time para sa ating mga mahal sa buhay. At the same time, mas pinapasarap ang bonding ng pamilya kasama ang Alaska. At syempre, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na ating tikman ang ating ginawa at niluto. So number one, itong aking mango shake na talaga namang nakaka-refresh. Ito yung una nating ginawa kanina na tinuro ko sa inyo kasi napakasimple lang at pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. Ang creamy. Plus ang ating cheese and creamy chicken a la king. So, kain po tayo. So, magkano to sa mga resto, no? Ang mahal. Pero dito, pwede mo nang itry. Sulit. Panalong-panalo yung lasa. Napaka-creamy ng sauce. Napaka-juicy ng ating chicken. Then, grabe. Ang kagandahan dito, pag tayo yung nagluluto para sa ating pamilya, tayo yung nasusunod sa lasa na nais natin. At na-assure natin na malinis at maayos ang pagkakaluto ng ihahain natin sa ating mga mahal sa buhay. Wala akong masabi. Panalong-panalo, talaga namang kakaiba ang binibigay ng Alaska sa ating mga lutuin. Hindi lang pang dessert, pang ulam, pwede rin sa mga kakanin at mga binibake natin sa pang-araw-araw. So muli, ako ang inyong madiskarding nanay. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at hit mo na ang notification bell para updated ka sa mga reseping kakaiba na pwede mong pagkakitaan. Siyempre kasama ang Alaska kaibang summer na pwede mong masubukan. So, magkita-kita po tayo sa susunod.